Magandang araw sa inyo mga bossing and welcome to my channel. This is All About Rare and my name is Bert. At sa video natin ngayon ay tatalakay natin at pag-uusapan ang 500 pisong papel kung saan ay itinatampok dito ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano nga ba ang kwento sa likod ng perang papel na ito? Ayan, kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Ayan, pero bago tayo magpatuloy ay shoutout muna sa lahat ng member ng Escalera Brother ng Pulo San Roque, Paumbong, Balacan. Gayun din sa Lady Books, sa Friendship and Company at sa bagong hermano at hermana mayor na si Bon Clemente at Ute Clemente. Ayan, mabuhay po kayong mga bossing at maraming salamat. Ipagpatuloy na po natin ang ating pagtalakay. Ang perang papel na ito ay dapat na inissue kasama ng mga pera kabilang sa ilalim ng New Design Series na disenyo ni Romy Mananquil noong 1985. Subalit ganun pa man mga bossing, dahil na rin sa mga pangyayaring pampulitika, ang disenyong ito ng 500 pisong papel ay hindi kailanman nagamit sa ating sirkulasyon. Bakit kaya? Ayan, kilalanan muna natin ang perang ito. Makikita sa harap ng perang papel na ito ang imahe ng ating dating pangulo na si Ferdinand Marcos. Matatagpuan naman sa likod nito ang pamusong larawan ng San Juanico Bridge, ang Angat Dam Batasan Complex at ang larawan ng isang pamilyang Pilipino. Kapansin-pansin na ang mga larawang ito ay ang mga nagawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ating bansa. Alam niyo ba mga bossing na ang 500 pisong papel ni dating Pangulong Marcos ay nakatakda sana para sa produksyon sa huling bahagi noong 1985. Subalit noong mga panahong iyon ay na-schedule ang snap election. Kaya naman ipinatigil ang paglimbag nito bilang paggalang sa batas. Dahil nga sa snap election, ang 500 pisong papel ay hindi kailanman umikot o nagamit sa ating sirkulasyon. Kasunod nito ay ang tagumpay ng People's Power noong Pebrero 1986 at ang pagkaluklok kay Corazon Aquino bilang Pangulo ng Bansa. At hindi nagtagal ay iniutos ni dating Pangulong Corazon Aquino ang muling pagdidisenyo ng 500 piso upang parangalan ang kanyang asawa na si Senador Benigno Aquino, na kung saan ang pagpatay sa kanya noong 1983 ang naging dahilan ng pagbabago at ang sigaw ng bagong demokrasya para mapatalsik si Marcos sa kanyang pwesto. Ayan mga bossing, hindi po nabigyan ng pagkakataong umikot sa sirkulasyon ng perang papel na ito dahil napakakomplikado po ng panahong iyon kung kailan ginawa ang perang papel na ito. Marahil sa mga kolektor ng mga banknotes ng Pilipinas ay sadyang napakahalaga ng perang papel na ito, lalo na sa panahong ito. Kung kayo mga bossing ang tatanungin, sino ang mas bagay na nasa 500 piso? Si Marcos ba o si Aquino? Ayan mga bossing, i-comment na lang kung sino ba talaga ang bagay na nasa 500 piso. And maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-ring mo natin ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Muli, maraming salamat. Keep safe mga bossing. And peace out!